permaculture pala, na-discover namin yan habang nagtitake kami ng organic agriculture na course. So, shinare siya ng isa kong classmate. Tapos sabi niya, "Jabez, ano, panoorin mo tong video na to. Ma-apply mo yan sa gardening projects mo." So, ayun, doon ako nag-start mag-design. Hindi naman talaga ako mahilig din mag-school in the first place. Ang nagda-drive sa akin mag-aral is my immediate need kasi yung environment. Hindi naman tayo hihintayin ng environment na makagraduate. So, dapat may action na tayong nagagawa ngayon pa lang. Permaculture ay nagpo-provide ng isang framework para may action ka nang magawa. Doon sa YouTube box. Okay. Ay, sabi ko gusto ko i-retain yung coconut shell kasi packaging. Ito yung relevant sa amin eh. Totoo. Why do we have to buy the palutena thing? Yeah. When in fact, dami naman akong bao. Hi, ako si Javis Flores, isang PhD student sa UPLD. Ngayon nagko-conduct kami ng research on permaculture in the Philippines. So, ano ba yung balak naming ma-achieve dito sa study na to? Gusto namin mapakita sa mga tao ano ba ang meron sa isang permaculture site, ano ba itsura nito, at kung paano to nagiging isang magandang solution para sa food security ng isang pamilya o isang community. So, ang permaculture, sa madaling salita, ano siya? Design for sustainable living. Pero ang origins kasi niyan, ang roots niyan is sa agriculture talaga. A sustainable way of agriculture na hindi mako-compromise yung environment as a response sa environmental degradation na nangyayari na dinala ng mga conventional or industrial na pamamaraan ng farming. Sa evolution ng concept, hindi na lang siya basta about sa agriculture eh. Na-incorporate na rin doon yung mga lifestyle choices mo. Pero ang nagdi-distinguish talaga ng permaculture doon sa mga ibang mga methods is yung emphasis niya talaga sa planning and design. Parang binabalik ka ng permaculture framework, yung connection mo doon sa nature, nakikilala mo uli yung lupa mo, nakikilala mo uli yung mga hayop, yung mga halaman. So, hindi lang ibig sabihin food security is agri lang siya na issue. It's everything, all disciplines na issue. Dahil isang system ang permaculture, dahil ang environment, ang ecology, ay isang complex na system, pwede siya i-represent sa isang simpleng graph na pwede mong maintindihan. Pag nakita mo kasi yung complexity ng isang bagay, yung relationships niya, makikita mo rin na, na mas stable yung system niya. Kung meron mang isang node doon or component na matanggal, makikita mo na marami pang mga components na sasalo doon sa function ng component na yun. Hindi, pero kasi parang ang ecology, di ba, sobrang dami mong kailangan gawin at i-assess. Tapos as a whole mo siya i-generalize. Ayun, medyo challenging talaga for me. Hindi ko talaga in-expect na ganito yung gagawin, pero nag-enjoy naman ako. I'm very happy that somebody is finally doing it because I have no idea, even looking at the financial aspect of this, what's the scale of economics here? How do you equate the fact that the compost from the compost toilet goes back to the soil in a matter of 4 years? We have better soil than the neighbors. I mean, the system is telling me this is okay, but to be able to document it for people to really understand and see this, that's I think an amazing feat. Uno, pagka yung mga sanga-sanga niya, dadalhin mo sa kitchen, pangluto, and then yung abo niya, kukunin mo ulit, lalagay sa compost toilet. So yung cycle of life. Na tapos, yung iba, nandun pa rin yung mentality na, oh,
insekto yan, peste yan, patayin natin yan. Eh, hindi naman pala. So, at least ngayon yung mga permaculturists, medyo aware sila na, oh, there, merong good insects, may bad din. Aquaponic horticulture is in perlite or pea gravel or vermiculite. See, all of our system were planted in cups with our potting soil. Remember? Gumawa sila ng ano ng parang urban setup, so heavily reliant on an aquaponic system. Yung available resources mo ang nagde-determine din ng design mo. Sitaw at saka okra galing dito. Karing talong, ay saka sili. Satisfaction kasi yung pag ikaw lang yung gumagawa, yung parang hindi naman ganun kalaki yung lupa namin para kasi yung iba may matatauhan talagang napakalaki ng lupa na ilang hektarya, dalawa, limang hektarya. Ang isa pa is yung interactions na, na unintentional kasi may lolo doon na nagpa-farm eh. Yung system niya, nagha-harvest siya ng kogon, binibenta niya. So at the same time, nakakatulong din siya dun sa site, okay? Tapos naging nag-a-assist pa siya dun sa farm work. Kung yung income niyo ay sapat para makabili ng sapat na pagkain. Hindi. Hindi pa rin kaya. Kukulangin talaga. Sa pagkain lang kaya. Oo, sa tabi gastusin kasi. So kanila kasi, ang food security sa kanila is may nakakain sila. Which is good news kasi at least alam natin, covered na yung aspect ng nutrition, ng health and nutrition. Pero hindi lang kasi yun yung kailangan ng mga tao. Marami pa silang ibang kailangan. So, yung mga ano, yung mga permaculture sites na nabisita namin is hindi pa nila talaga napapractice to the highest level yung ganong klase ng design. Pero kita mo meron silang heart for that. Sabi nga natin, it's not just about agriculture. It starts with food. Pero ang food kasi, marami siyang topics na ino-open up. And sino ba nagpo-produce ng food? Mga tao. At kamusta naman yung estado ng mga tao kung nagpo-produce ng food? Minsan, nasa stuck tayo sa care for earth eh. Ang phase 4 kasi, ano siya, experiment kasi siya. So, itatry namin i-communicate yung mga data na nag-gather namin from the sites in 3-minute vlog formats. Mako-connect sila sa public or sa mga viewers through the videos. So, meron na rin silang link. So, pag in-analyze mo yung network nila, kasama na yung mga viewers doon. So, kunyari, merong negative na feedback, makapag-respond yung mga permaculture designers. Kasi hindi sila sanay dun eh, ang permaculture designers. Hindi sila sanay mas-scrutinize kasi wala nag-aaral sa kanila. So once na mag-start na may mag-aaral sa kanila, dun talaga matetest yung mga pinapractice nila. Yeah. Ang hope ko is yung research na to is maging ano siya, parang baseline study for future researches. Kasi basically, yung function ng research na to is to open up topics. Itong permaculture research, it gives a chance dito sa mga tao to collaborate and work on very complex problems. Go! Bye-bye! Thank you! Pag nasa loob ka ng academe, di ba, parang meron ka lang mga sinusunod na mga procedures, mga methodology, pero pag free ka nagpa-practice ng ikaw lang, kahit magkamali ka pa or kahit anong maisipan mo. So, eto, yung job namin as researchers is pag-aralan tong mga tao na to. Kunyari, common tao lang, may naisip siyang technology na hindi naman scientific yung method ng pagkaisip ni ng technology na yon. Worth it pa rin siyang pag-aralan. Total, marami naman nakatambak yan ng mga gantong times na pang... Yan lahat dyan. Lahat nagkabit mo yan. Pani ang tahiya niya dyan, natutulo si dyan, wala pang ganyan daan. Sa ikon, lagyan ko talaga ng pamahala ka na dyan, kuya. Ikaw, to be scared niya. Nilayout ko yan, tinakalayout ko. Pinakikita ko sa kanya. Design, no?